Actually, dalawa yung passion ko. Musika at pagluluto. So, matagal akong naging musikero. Almost 28 years ako sa Maynila. So, nung medyo nag-down low na yung band scene, tapos magkakapamilya na ako, lumalaki yung mga bata, I needed a second job. So, I went back sa culinary school and then pursued the culinary industry. So, yun, I worked in hotels, I worked with master chef. Parang frame to eh. I call it my food installation, edible art. Ang style namin dito sa Roof Deck Kitchen is we design the menu dun sa guests namin. Yung mga pagkain dito, may original recipes ako. Meron yung mga natutunan ko sa travels ko. I can get all these ingredients from the travels, learning from them. At yun yung niluluto ko rito. Ganun lang, very basic, straightforward, walang MSG. Kasi gusto kong maging true din dun sa traditional way of cooking din ng kordi. Binubuhay mo lang yung lasa nung kung ang ginagamit mo ay manok. Dapat bida yung manok. All you need is salt, pepper, at saka siguro maraming pagmamahal sa pagluto. Balang ginagamit ko rito, mga produkto din ng mga smoked meats ng mga taga Baguio. Tapos biglang, and bistro local sardo bread. Ginamit ko yung tinapay ni bistro local. Tapos, with mountain man grilled bell pepper spread. Dinag-jamming na kami sa appetizer. So, ganun yung konsepto ng Roof Deck Kitchen is we harness these ingredients. We try to incorporate yung mga local producers din natin ng produkto nila. Pag nakakita kasi ako ng apoy, nakikita mong nagsisizzle o naluluto yung mga ingredients hanggang mabuo mo yung isang dish. Pag nakita ko yung mga taong kumakain right after, it's very fulfilling. For the first time in a long time, parang nung banda days ko. Imagine, I did it for 28 years. Waking up in the morning and you wanna do it, then I'm gonna do it. This is what I'm gonna do for a long time. The artists here challenge conventions. They break bounds, not necessarily following trends. It has always been, how can you be rooted? How can you reflect what's surrounding you and basically what's urgent? And to me, that rootedness and that sense of sincerity is uniquely Baguio. Kita ng Tamaon Village kung ano yung tradition and culture. Napapakita ito sa artworks, sa cultural performance. Yun ang kagandahan dahil nakikita naman yung generation kung ano yung nangyayari ng panahon dito sa Cordillera. So, to Tamaon Village. Having that rootedness, it becomes more valuable in terms of
approach as well as humbling yung approach ng mga artists here because it's very much rooted in culture and heritage, but at the same time, very forward-looking. Sa purest na expression ang art, no? As an expression, parang pag masaya ka, kikita, nag-glow ka, no? Ngingiti ka. Walang criteria on how to be happy and to express it. Ganon din ito. Ganon. Wala siyang ceiling na sasabihin, ito lang hanggang dito lang, wala. Yung expanse ng universe, yun din yung expanse ng magagawa mo, maniwala ka lang sa sarili mo.